everyone context, nakipag-iwalay ako sa ex ko ng almost 9 years. Grabe, no? Uy, clickbait niya. Oo, clickbait. Oo, yun. Hey, thanks for dropping by. But it would be very rude of me not to introduce myself. So allow me to do that quickly. Hi, I'm Rem from the Philippines. But you can just call me Kuya Dev. I'm a web developer, tech community leader, and a speaker. I'll introduce myself more formally in another vlog. But for now, let's get on with the video. Hi guys, ako si Acha Abe. Okay, so I'm also in the tech field. May tanong lang ako kay Kuya Dev. Kuya Dev, ready ka na? Kinakabahan ako. Ano ba to? Ayan, Kuya Dev. Kasi ano, yung boyfriend ka, Kuya Dev. Alright! Sige, go! Love life! Okay, okay. Kuya Dev, dito love life advice. Sinabi ko lang na may jowa ako. Okay. Sinabi ko lang. Ayan, Kuya Dev, kasi yung boyfriend ko kasi nurse siya sa state, sa Amerika. Okay. Filipino po. Filipino. Ano to? Pinoyhenyo? Ah, Pinoy! Siya na ba? Oo, siya na. Ano mo nasabi? Kasi ramdam ko naman. Bakit sa akin yung bayan? Pinalik. Ayan, Kuya Dev, ito na kasi yung tanong ko. Kasi nga, nasa tech field ako. Sabi niya kasi, for him, yung nursing kasi, sawa na siya. Bakit? Ilang taon na siya doon? 2 months? Hindi naman 2 months. I think years na. Okay, okay. I think 6 or 7 years. Okay, okay. So I'm not sure if meron ka nang na-encounter sa mga posts mo na galing sa nursing background. So, ano yung ma-advise mo sa kanya? Kasi hindi pa siya specific sa gusto niyang career path sa tech, pero gusto niyang matuto ng programming. Wala na siya pag-asa. Oh my God! joke lang. Hindi, ako, may ano rin ako eh, yung ex ko. Nurse din. Yun nga! So mag-ingat ka! Sinabi mo eh! Sabi mo eh, kaya pala wala nang pag-asa. May joke lang. Sa community natin, sa TCS, there's a lot of people coming from medical field din. Karamihan, mga engineer na katulad ko, kasi dito sa Pilipinas, professionals are very underpaid, overworked. So they're trying to switch to greener pastures. Nung pumunta ako ng Amerika, sabi sa akin, nurse ka ba? Kasi mostly sa Pilipinas. Stereotype sa ating mga Pilipino na pag nakita ka sa abroad, nurse ka. Kaya nung nakita ko nung Amerikano, are you a nurse? Because my wife's a nurse. Hindi ko gets yung logic. Wait. Nurse ka kasi nurse yung asawa ko. Sabi niya, my wife is a Pinoy and she's a nurse. So you're a nurse. Sabi ko, no. I'm an engineer. Yes, President! Ayan. Sabi ko, I'm an engineer. I work in the tech field. Pero let's get into a serious note, Kuya Dev. No? Bakit wala na siyang pag-asa? Saan ba? Saan tayo mag-asa? Ano? Sa pag-chef? Hindi, joke lang yun. Nakikita akong usually na napopost. Parang sobrang saturated ngayon ng tech field. Di ba? Which is, ang hirap daw pumasok. Sabi ko naman, lagi naman siya mahirap. Wala naman nagbago. Ang nangyari kasi, in the past few years, parang nagkaroon ng notion na mas madali. It was never easy. Sobrang hirap mag-shift to tech. So, kung kakayanin niya yon, he is the one. Kasi, ano yun, matyaga. Kinaya niya ako. Ibig sabihin kayo.
Ano? Kinakaya niyo yung toyo ko, yung topa ko. Oh, diba? Yeah. Start with the fundamentals muna. Kasi hindi mo pa alam gagawin mo talaga. Ano ba yung gusto ko? So, ang unang stage talaga yan is discovery. Habang dinidiscover mo yon, o ano yung kailangan mo, build the fundamentals na, which is yung coding skills. Yeah. Eh, ang daming ano dyan, ang daming resources. Ang tanong na lang, saan siya magsisimula? Lagi ko naman sinasabi dyan, pili ka lang isa. Siyempre, bias ako dahil alumni ako ng Free Code Camp. So I will tell them to take up Free Code Camp. Kuya Debeto, i-closing ano na natin, remarks sa akin. Ito, hours to eh. To close ang interview natin, anong masasabi mo, bagay ba ang IT at nursing? Patay tayo! Ano ba yung ano mo? Horoscope? Horoscope? For use, bagay yun, pero iba yung pinag-usapan natin dito. Actually, yung kasabihan dito sa Pilipinas, nurses are for engineers. Pero, ewan ko, hindi nangyari sa akin. So. Yung expo ba? Saan na siya dati? To give everyone context, na ipag-iwalay ako sa expo ng almost 9 years. Grabe, no? Uy, clickbait niya! Clickbait! Ipag-iwalay ako sa expo ng 9 years! Ako yung nag-iwalay! Ako yung nag-iwan. Bakit? Kasi minsan, kailangan mo din piliin sarili mo. It's not you, it's me! Not in a selfish way. Kasi, Nag-LDR ba kayo nun? Oo, 2 years. Ah, hirap nun. Ang hirap. Ano? Kasi hindi ka naman makakapagmahal ng ibang tao kung hindi mo mahal yung sarili mo. And pag alam mo yung worth mo, you're not going to settle for less. Noong nagpag-iwalay ako sa boyfriend ko ng 9 years, may nakilala akong mas better. And this year, we're planning to get married. Woo! Bilis ah! Ang bilis to. Speed! Ooh. Paano mo siya nakilala? Igba yung content mong LinkedIn! Mabastik yung talong mo eh! Nag-risk kasi yung boyfriend ko. Alam niyang nasa long-term relationship ako. Pero kasi friends of friends ko siya nakilala. Alam nilang Rocky na kami ng boyfriend ko. Tapos siya, gusto niya talaga akong ligawan. So tinanong niya ako, pwede ba kitang ligawan? Siya ba, kahit panahon nga... Kahit na... May boyfriend. Alright, okay. Hindi, kasi ako kasi galing ako sa Catholic University. Sabi ng prof namin, kapag hindi pa kasal, pwede pa. Bak, anong kinalaman ng Catholic University doon? Hindi, ibig sabihin, kasi di ba kami ng long-term boyfriend ko, hindi pa kami kasal. Oo. Siguro nasa isip nung boyfriend ko ngayon na tatanungin niya, gusto niya akong ligawan eh. Kahit alam niya. Oo, no. Ano, kasi di pa. Oo, at least nagpaalam. Nagpaalam. Nagulat nga ako ngayon, may mga term na yung generation ngayon na situationship eh. Ginugol ko guys, other term lang yun ng FWB. Hindi ko pwedeng sabihin, baka may batang natutuon. Ayan. FWD, di ba? Four-wheel drive, ano ba yun? Oo. AWD all-wheel drive. Ah, okay. Okay. Di tinanong niya nga, pwede ba kitang ligawan? Ako nagulat ako, sabi ko, ha? Alam niya kasi may jowa ako nun eh. Bravo. Ngayon, no? No judgment here. Nung tinatanong din Kuya Dev, napaka-powerful ng social media. Nung nag-post ako, wala na kami ng boyfriend ko ng 9 years. Nawala lang ako saglit. Pagtingin ko sa phone ko, 400 reacts na. Ang dami na ikijisti sa love life ko. Ganun talaga pagka-celebrity ka na. Ako celebrity. Yeah. Ayun nga, tapos... Tsaka maraming abangis. Ayaw pala. From experience ba yan, Kuya Dev? Ay, hindi. Hindi. Uy, Kuya Dev, i-edit na maayos yun, ha? Oo, oo. Talagang papalabas ko rito yung nagkamali. The downfall of Miss Acha Abe. Canceled! Acha Abe, canceled! Wait lang, sasagutin ko muna yung tanong mo. Ano yung background ng ex ko? Mechanical engineering. Okay. Oo, mga man...
Uy! Manggagawa ako. Manggagawa. Inulit niya, pwede ba kitang ligawan? Siyempre hindi ako makasagot, may boyfriend ako, loyal ako sa boyfriend ko eh. This was, ano to yung timeline nito? Ay nako, speed na eh. Ah, okay. Last year niya tinanong. Tapos after nun, ilang months kayo bago nag... Naging kami? Na nag-split. Ah! I think the following week, bago ko pumunta dito, nakipag-iwalay na ako. Sabi ko, kasi alam ng boyfriend ko parating na kami. Hindi na maayos eh. The reason why kinailangan na din na mag-iwalay, kasi I'm already independent eh. Pag-graduate pa lang siya, we're on the same batch. Kaso kasi nag-aaral pa lang siya. Pag-graduate pa lang siya sa February 10. So, alam ko yung date, no? Kasi tinanong ko, kailan graduation yun? Meet up namin yun. Ayaw ka! Oy! May mga plans ako sa future ko. Gusto ko nang mag-settle. Eh, mahirap kasi, gagraduate pa lang siya. Pagka-graduate, pag-aanap ng trabaho, mag-iipon ng pera. Yung timeline namin, at the end of the day, wala yan sa tagal ng relasyon. Kung hindi, yes, kayo match, yes. Kung hindi kayo match ng timeline nyo, kung hindi kayo match ng goals nyo for the future, it will not work yes, out. Yes. And saludo ako sa mga taong nakakayanan ng LDR. I've been in LDR with my past two exes and it's hard. Iba pagkasama mo eh. Ayun, hindi nag-work. Hinayaan na lang niya din. Sabi niya, bakit hindi ka na makipag-iwalay? Bakit hihintay mo pang dumating ka dito para makipag-iwalay? Ayun, nakipag-iwalay na. Nag-isip-isip ako kasi nga nililigawan ako ng boyfriend ko. Iniisip kong sagutin ko na siya kasi mahirap na may naniligaw sa akin abroad. Kapag hindi ko sinagot, baka manligaw na siya ng iba. Magiging, ayun, LDR ulit kami technically, pero gusto niya talaga. So, yun. Tapos gusto niya mag-shift into tech. Yun talaga yung tanong ko, bakit kasi love life? Teka lang, huwag mo na yung ipausapan. Curious ako. Oo. Sa panahon ngayon, parang bihira na rin yung parang kinakasal na maaga. Kasi people are trying to build careers, lives. Especially financial. Yeah. What's your motivation? My motivation kung bakit namin gusto ikasal is security. Kasi ba, nagtataka tayo, bakit yung mga grandparents natin umaabot ng ganito ngayon? I came from a broken family, that's why I really value yung sense of security na meron ka ng partner for life. And I do not want to end up creating a family in the future na broken. And we're not in a rush kasi sa Pilipino kasi pag kinasal ka, pagkasal niyo, oh, kailan na kayo magkakaanak? Ay nako, sa ekonomiya ngayon, hindi ko nga kayang buhayin yung sarili ko eh. Ba't tao pa kaya? So, yun lang yung... Aso na lang. Pusa, pwede din. Totoo, di ba? Yun. Kaya gusto na namin ikasal kasi gusto namin magkaisa kami na ma-reach yung goals namin. Nice, nice. Kasi pag boyfriend, girlfriend, ano yan eh? Di pa sure, no? Di pa sure eh. Yun yung motivator namin. And pareho na kaming ready kasi mag-settle eh. Ilan taon na siya? Magti-28 this year. Okay. Pwede na rin. Yeah. O yun natanayin yung age. Mukha daw ang 18. Actually, yun nasabihin ko eh. And then, magta-24 na. Mas matanda ka lang pala sa akin ng 1 year. Umuo ka. Hindi ako umuo. Kasi ako, dun ako sa side na hindi ko naman inisip talaga magpapakasal. Yeah. I never, lalo na on an engineer salary. Oh yeah. Don't even think about it. Ang concept ko kasi ng marriage is magkatunggali kayo eh. Magiging as one kayo eh. At pagkatunggali, para mag-aaway yun eh. So naka-plano na araw-araw. Hindi naman mo. May schedule. May schedule. Hindi naman. Galit ako. Oh. May away tayo na bukas ha. Actually, kuya din, pag mag-asawa na, healthy ang pag-aaway, pagtatalo. Kasi doon man din na mabibuild naman yung communication nyo. So, parting words. Para sa mga naghahangad na magka-love life.
nasa tech field tayo, bakit biglang love life? Alam ko may interview pa. Hindi kasi, ako naman, kasi nakakasawa naman yung content na parati na lang technical eh, di ba? Iba na lang, iba naman. Pag-usapan natin si Atya. Uulitin ko lang, hindi ka makakapag-mahal ng ibang tao kung wala kang love and respect sa sarili mo. Kasi I've been through relationships in the past na hindi nila mahal sarili nila, nahihirapan silang mahalin yung ibang tao, wala silang respect sa sarili nila. And at the end of the day, dapat meron kang vision sa future and sa career mo. It's understandable na when you're in a relationship, sometimes you have to sacrifice, you have to compromise. Minsan hindi nasusunod yung gusto mo, vice versa. Pero syempre at the end of the day, even though you make sacrifices for each other, learn also to support one another. Kasi hindi nyo mararating yung gusto nyo marating kung walang halong sakripisyo, pag-unawa, tsaka haba ng pasensya, and of course, respect. Kuya Deb, ikaw yung kasal, hindi naman ako. Grabe, ilan taong ka na ba? Alam ko, parang 40 ka na kung magsalita eh. Kuya Deb, Athena, goddess of wisdom. Oh! Mic drop. Ay, hindi mahal. 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 Ayun. Bye, thank you. Bye-bye. Hi guys, thank you. Hi, hi. I-upload ko ba yan, Kuya Deb? Depende kung ano yung pag-uusapan natin. Hindi ba ako sure? Kinakabahan ako sa marriage yung tanong mo eh. Hi guys! Siglang nahiya. Tunay ka lang ito eh. Parang yun yung content creation eh. This has been ano, boy, Tito Boy. Oh boy.